Welcome mga kares. Sa ngayon ikukuan ko po yung video ko na pang diuling lang. Yung mga sirang rice cooker na ginawa kong diuling. Sana mapanood nyo. Kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-like. Kung bago pala kayo sa channel ko, paki-subscribe na lang. At pindutin na lang yung notification bell para lagi po kayong updated. Yun po. Depende na po sa inyo kung anong gusto nyong luwang ng butas. Para sa akin, pare-pares na lang po. Bali, gumamit po tayo ng pattern para pare-pares yung butas. Kaya kung may sira po kayong rice cooker sa bahay, huwag nyo pong jajang shop. Kasi madali lang po itong gawin. Sana mapanood nyo para kayo na lang pong gumawa. Subaybayan nyo po kasi ito po ang pinaka mabilis na gawin na panguling. Napaka simple lang po. Ako may pattern na po kaya sana masundan nyo. Bali, gumagamit po ako ng ganito. Tumabas lang po kayo ng pare-parehas na sukat. Para maging pare-pares po yung pinaka paa niya. Ito. Paa ng kalan. Yan po. Bali, tumabas lang po kayo ng isang ganito. Mga ano ba siya. Ito po. Bali. Yan. Per centimeter, yan po. Per centimeter o depende na po sa inyo kung anong taas na gusto nyo. Pwede rin 1 o 3 centimeter o 1 pulgada, pwede po. Yung haba pa nyo. Bali, una to. Haba. Natin na natin para mas madali. Pwede na yung 22 cm o 9 pulgada, pwede po. Tumabas po lang kayo ng tatlong ganito. Saka nyo i-shape ng ganito. Yan po, baluktot nyo lang. Ayan po. Bali, gumawa lang po kayo ng tatlong ganyan. Pare-pares na po yan. Para dito sa iba po. Yan po. Pwede na po yan. Madali lang po itong gawin ka. Sana masundan nyo. Para pag may sira po kayong rice cooker, hindi na kayo bibili ng panguling. Kasi mahal ang gasol. Pwede na sa uling. Kasi ang gasol, mataas na po. Hindi ka makakabili ng 12 pesos. Ang uling makakabili ka po. Bali, magtatabas po ako ng screen. Bali, dito lang po sa ibabaw ang may screen. Kahit hindi na po lagyan sa baba kasi hindi po mapepersa yung baba niya. Ang importante po dito sa taas. Yan. Lalagyan po natin ng screen yan para kahit sa ibabaw lang. Sa mga tatayuan nito at saka yung palibot dito, yung palibot lalagyan ko po yung screen yan naman. Yan po, abong pinapatigas po natin ito. Ito po, bali, nabuhusan ko na po. Habang pinapatigas po natin ito, magpuputol tayo ng bakal na para dito makakares. Yung para dito na bakal. Pins pang uling siya. Bali po, sa yung sinasabi ko, may ganito na ako. Tagtatatlo po sila. Tagtatatlo. Lahat, bali tatlo sila meron ng tagtatatlo.
para hindi ko na hihintayin tumigas ito, para sabay-sabay na sila. Meron na po rin ako yung para dito, yung screen. Yan po. Meron na po. Bali, tag-isa rin sila. Tapos po, pag tumigas na po ito, napakinamdaman nyo na medyo matigas na po siya. Tatanggalin po natin itong plastic na to. Bali, plastic po ito na Tupperware. Bali, magpuputol muna tayo ng bakal habang pinapatigas natin to. At mamaya matatanggal na rin to. Yan po. Pasensya na po kayo kung pinagsabay-sabay ko po ito kasi linggo lang po tayo may time na gumawa. Kaya order po kasi ito mga tatlo. Kaya sabay-sabay ko po ginawa. Bali, lima po yung ginagawa ko ngayon. Lima po yung tatapusin ko. Hindi ko na po yung pinakita kasi meron na po akong vlog dyan. Kaya ito na lang yung rice cooker po na sira na pwedeng gawing uling mga pares. Ito pag naglalagay po kayo, hayaan nyo lang po ito at pag tapos na po, tsaka nyo bungkalin o tanggalin. Wala pong problema yan.
Yan po. Para hindi po mahirap. Yan na po yung sirang rice cooker na pwedeng gawing diulin mga ka-rice. Para mapadali yung pagkonsa ibabaw, hindi mo na po kailangan sukat-sukatin, pantay na po yan, basta may pattern po. Yan po, basta may pattern. Yan po, basta po may pattern na ganito, pantay-pantay na po yan. Sana masundan nyo po kasi madali lang po ito. Medyo tumagal lang po kasi tatlo po itong ginawa ko. Panglima po yung dalawa. Ito lang po talaga ang kinan ko kasi panguling lang po ito. Hindi na po ito ina-advise sa kahoy. Panguling po. Matipid po siya kasi kasa na po yung size ng uling dito. Ito po yung hinahanap nila kasi matipid lang. Maliit lang po yung butas. Yan po. Pasensya na po kayo kung pinagsabay-sabay ko. Kasi Linggo lang po talaga ako may time para gumawa. Mali order po kasi ito. Nung araw pa, sayang naman. Gawin na natin. Sana may natutunan kayo mga ka-res. Bali sa susunod na video. Meron po tayong gagawin uli. Sana panoorin nyo po ito. Pag nagustuhan nyo po, mag-like po kayo. At kung kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung bell button para lagi kayo updated. Isang pindot nyo lang po, malaking bagay na po sa akin. Bali ng harap din tayo na sana naman. Ganun naman talaga po, diba? Hindi masamang mangarap. Yan po. Yun, pwede na po ito. Ito yung loob. Bali po nga pala, huwag nyo pong itatapon po ito. Yung bali fit ng rice cooker, yung mga pinagtanggalan po nito. Yan po. Basta po, kompleto po yung wire niya. Huwag nyo pong itatapon. Kasi, ma-i-vlog ko po ito sa susunod na video ko po. Abangan nyo po. Para hindi naman po ito masayang. Basta po, mayroon po yung mga wires niya. Hindi po tayo makukuryente kasi hindi po magagalaw yung original na wiring niya. Kumbaga, titignan lang po natin yung mga sira at lilinisin lang sigurado. Pwede pa po ito. Ito po.
Huwag niyo pong itatapon dito at abangan niyo po yung susunod na vlog ko. Nakagawa na po ko nito kaya magagamit pa natin mga kares. Hanggang sa muli mga kares. Sana panoorin niyo to. Isang pindot lang niyo po, malaking bagay na po sa akin.